Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat at happy Sabat po sa lahat ng mga kapatid at sa mga kaibigan ko sa buong sanlibutan. Ngayong umaga po ay narito ako sa labas. Dito ako ngayon magbe-video. Dito ako magre-recording. Samahan niyo po ako mula sa pasimula hanggang matapos. Ang inyong lingkod, Pastor Darwin Faigao, na nagsasabing sumainyo ang pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Ang ating paksa ngayong umaga, mahal kong mga kaibigan, ay walang iba kundi pupunuan ng Diyos ang bawat kailangan mo. Ano? Pupunuan ng Diyos ang bawat kailangan mo. Totoo ba ito? Mahal kong mga kaibigan, subaybayan po ninyo ang ating paksa at sundan po niyo ako. Alam niyo, mahal kong mga kaibigan, sa buong sanlibutan ngayon, milyon-milyon na mga tao ang naghihirap, naghihikaos sa lahat kung minsan ng bagay. Mahal kong mga kaibigan, ito ang problema ng ating sanlibutan. Maaasahan kaya natin ang ating gobyerno, ang ating mga magulang o mga kaibigan sa gitna ng ating mga kagipitan, maaasahan kaya natin sila? O mayroon pa po tayong ibang maaasahan na siyang tutulong upang makamit natin ang ating minimiti at ang ating tagumpay? Yan po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Kaya mahal kong mga kaibigan, samahan niyo ako mula sa simula hanggang matapos, mahal kong mga kaibigan. Ang mga tao ngayon na naghihirap ay lubos na nababahala. Sila ay lubos na nag-alala kung paano sila makasurvive sa ganong kalagayan na walang tulong na makakamtan. Mahal kong mga kaibigan, narito po ang mga bagay na dapat nating matutunan. Nagiging mas masakit lalo, mahal kong mga kaibigan, sa isang mahirap, sa isang naghihikaos ang nararamdaman, mahal kong mga kaibigan, kapag lalong wala silang nalalaman tungkol sa mga pangako ng ating Panginoon Diyos. Mas malaki ang kanilang pag-aalala, mas malaki ang kanilang nararamdamang bigat kapag wala silang alam tungkol sa pangako ng Diyos mula sa banagsatan. Subalit yung mga taong may alam tungkol sa pangako ng Diyos, sila'y nabubuhay na masaya sa kabila ng mga mahihirap na kalagayan nila. Sa kabila ng sila ay naghihikaos, sa kabila ng sila ay naghihirap, naroon ang kasiyahan, naroon ang pag-asa, naroon ang matatag na kalooban sapagkat alam nila ang sinabi ng ating mahal na Diyos at alam ang nakatala sa banal na kasulatan. Kaya mahal kong mga kaibigan, pakinggan po natin ang mga sasabihin po ng banal na kasulatan ngayong umaga. Ano ba talaga ang nakatala sa banal na kasulatan tungkol sa pangako ng Diyos? Mahal kong mga kaibigan, atin pong babasahin yan mula sa banal na kasulatan. Sa Filipos 4:19, Philippians chapter 4 verse 19, ganito po ang ating mababasa. At pupunuan ng Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalulhatian sa kalulhati kay Kristo Jesus. Ulitin ko po, at pupunuan ng Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalulhatian kay Kristo Jesus. Mahal kong mga kaibigan, ano ang sabi dito? Pupunuan ng Diyos, okay, ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang kayamanan. Mahal kong mga kaibigan, malaking bagay po yun sa akin. Malaking bagay po yun para sa akin. Kung ako'y nasa kalagayan po ninyo at marinig ko ang pangako ng Diyos na ito, aasahan ko po ito at panghahawakan sapagkat ang nangako ay hindi politiko. Ang nangako ay manlalalang. Ang nangako ay Diyos. Siyang lumalang sa iyo, mahal kong kaibigan. Kapag nangako ang ating Panginoon, panghawakan mo, ito ay gagawin at gagawin niya. Sa Tagalog, ganito ang pagkasabi. As English, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Ano po? Sa English po, ang pagkasabi ganito, but my God, napakaganda yung personalized. My God shall supply all your need, ang sabi dito, according to His riches in glory by Christ Jesus. Wow!
Tuwan-tuwa ako nung aking malaman po ito, nung ako ay dinodoktrinahan pa po tungkol sa pangapangako ng Diyos, tungkol sa mga kaalaman tungkol sa Biblia. Tuwan-tuwa ako nung malaman ko po ito, na ang Panginoong Diyos ay magsusupply sa ating mga pangailangan. At alam po ba niyo mga kaibigan, ito ang nagsilbing inspirasyon ko. At ito ang nagsilbing pag-asa ko, na kahit mahirap kami, kahit kami ay talagang masasabi nating we belong to a poor family, kami ay masaya sapagkat mayroon kaming pag-asa sa sinabi ng Banasatan. Mayroon kaming paghuhugutan ng aming lakas at pag-asa. Ito ay ang sinabi ng ating Panginoon. Ito rin ba talaga ang inyong pinaghuhugutan? Kung hindi po niyo alam ang pangakong ito ng Banasatan, sa ngayon, pakinggan niyo mabuti. Mayroon kayong paghuhugutan. Mayroon kayong magiging inspirasyon din tulad ng nangyari po sa akin. Dahil kami ay tulad din ninyo na mahihirap. Kami ay lumaki sa bukid at halos masasabi naming talagang mahirap ang buhay. Subalit dahil sa nalaman namin ang katotohanan nung ako ay grade 5, ikalimang taong gulang, limang baitang pa lamang sa pag-aral, mayroong nagdoktrina sa amin tungkol sa Banasatan. At ito po ang mga tinuro sa amin tungkol sa pangako ng ating Panginoon. Nais ko lang balikan ang aking childhood experience, mahal kong mga kaibigan. Ako po ay grade 5 noong nakatanggap ng Bible study. At nabautismohan din ako that year. At dahil sa pangakong ito ng Panginoon, kahit kay mahirap, kahit kaming mga, ang mga magulang ko'y mahirap, kami po ay naniwala, nanampalataya na God will supply all our needs. According, tanda natin yung salita, according to His riches. So, alam ng Panginoon ang iyong kakayanan. Alam ng Panginoon ang kanyang kayamanan. Pero depende sa iyo kung kakayanin mong tanggapin ang pagpapala na higit sa iyong kakayanan. So, ang Diyos ay hindi magbibigay ng higit sa iyong kakayanan. Ibibigay ng Diyos ang pagpapala ayon sa iyong kakayanan at yung tinatawag na pagiging tapat na katiwala. So, ito po ang nangyari. Ako noon ay grade 5, nabautismohan po ako. Subalit, bago po ako magtapos ng grade 6, ang aking mahal na ama ay namatay. Cancer po ang ikinamatay ng aking ama. Liver cancer. Mahal kong kaibigan, pinakamalungkot na sandali ng aming buhay. Mahirap na nga kami, nawalan pa kami ng haligi sa bahay, nawalan pa kami ng bread earner, protection and provider of shelter and clothing. Kaya wala na kami pong maaasahan. Saan na lang kami aasa? Doon sa pangako ng ating Panginoon na God will supply all your needs. Pinanghawakan namin ito, naming magkakapatid at ng aming ina. Mahal ko mga kaibigan, dahil sa pag-asang yon, nagtapos ako ng grade 6 at pagkatapos kong mag-aral ng grade 6, ako po'y nagsapalaran. Pumunta ako sa Pinamalayan Oriental, Mindoro at ako'y naghanap ng trabaho. At doon ako'y nakasumpong ng trabaho na ang trabaho ko ay pagiging katulong. Ang aking sweldo, mahal kong mga kaibigan, ay 60 pesos. Mahal kong mga kaibigan, hindi na masama yon. Nung panahong yon, yung 60 pesos ay makakabili ka na rin ng tinapay. Makakabili ka rin ng iyong mga inumin at pagkain. Subalit ako naman ay stay in at ito naman ay hindi malayo sa amin, mga tatawagin natin itong malapit sa amin. Mahal kong kaibigan, papaano masusuplayan ng Panginoon yung aking needs sa ganong kalaking sweldo o allowance na aking tinanggap? Alam niyo, mahal kong mga kaibigan, God has a million ways. Ang ginawa ng Panginoon ay binigyan ako ng wisdom. Binigyan ako ng katalinuhan kung paano malusutan ko ang hirap at kung paano maabot ko ang pangarap na aking minimiti sa buhay. Mahal kong kaibigan, binigay ng Diyos ang katalinuhan yan. At nung ibinigay sa akin ang katalinuhan, ako po ay madaling natuto. Dahil doon sa bahay na aking tinutuluyan, doon sa tinitirahan ko, ay ito po'y tailoring shop. At dahil ito'y tailoring shop, mahal kong mga kaibigan, napakarami po ang mga trabahador. At ako ang tagalinis pagkatapos nila. Ang ginagawa ko naman, yung mga tila, yung mga ritason tila ay tinatahi ko yan, mahal kong mga kaibigan.
hanggang sa naabutan po ako ng manager na ako'y nagpapatakbo ng makina at marunong ako magpatakbo. Ang sabi niya sa akin, anong ginagawa mo? Ang sabi ko po, ako'y nagpa-practice pong magmanahi. Aba, gusto mo palang matuto. At doon nakita niya na tuwid na ako magpatakbo at kung gusto kong gawing paikot-ikot ay marunong na rin ako. Alam niyo mahal kong mga kaibigan, tinuruan po ako. God gave me wisdom na matuto kaagad. Tinuruan akong pananahi at napakabilis kong natutunan ang mga paraan kung paano manahi. Nakakalabing 26 na pantalon sa isang araw po ako nakakatapos. Mahal kong mga kaibigan, kung makatapos ako ng 6 na pantalon sa isang araw at sa sunod na araw ay 20, madali lamang po ang pera. At dahil doon, ako po ay pinagkatiwalaan po ng manager ng tailoring shop na yon na humawak ng kanilang branch doon sa Ruhas Oriental Mindoro. Yan, alam ng mga taga Ruhas yan. Ako po ang humawak dito, akong master cutter, at dito po umunlad ang aking buhay. Dito ako nakaipon at pagkatapos po ng martial law noon, pagkatapos noon ng martial law, ako po'y tumungong Philippine Union College upang mag-aral ng pagiging ministro. Binigyan ako ng katalinuhan ng Panginoon, wisdom, kung paanong ako'y makasurvive na wala ring sponsor. Ako po ay nananahi sa gabi, nag-aaral sa araw. At mayroong inang nag-sponsor din sa akin na tinatawag namin Grand Maminsin. Ito po ay nakatulong upang ako ay makagraduate. At nung ako ay makagraduate, mahal kong mga kaibigan, bilang isang ministro, ako kagad ay binigyan ng isang distrito na tinatawag nating Kasiguran. Alam niyo mahal kong mga kaibigan, doon nagsimula ang aking pag-angat. Hanggang sa ako, mahal kong mga kaibigan, ay nag-master at pagkatapos ako ay naging director. At ngayon ay retired na po ako at ako ay nagpapasalamat sa Diyos dahil binigyan ako ng wisdom na siyang naging dahilan para mabilis ang aking paglago at nakita kong ibinigay ng Diyos ang mga pangailangan ko. God supplied all my needs. Kahit itong lugar na aming kinaroroonan ngayon, kahit itong lugar na magandang ito na seafront na aking kinalagyan ngayon, bigay din ito ng Panginoon. Dahil gusto kong mag-retire sa isang lugar na makapagpapatuloy sa ministry, ito'y ibinigay ng Panginoon. Kaibigan, gagawin ng Panginoon sa iyo yan kung ikaw lamang ay magtiwala sa Kanya. Bakit po? Siya po ay napakalaki ang Kanyang pagmamahal sa iyo. Napakalaki ang Kanyang pagmamalasakit sa iyo. Ang sabi ng Panginoon ay ipinagmamalasakit niya. Cast all your care upon God, for He careth for you. Okay? Ilagak mo, ang sabi sa talata, ilagak mo ang iyong pagtitiwala sa Diyos sapagkat tunay na ipinagmamalasakit Kanya. Kaibigan, ganito ang sabi sa Proverbs 8:11, "For wisdom is better than rubies, and all the things that may be desired are not to be compared to it." Alam niyo mahal kong mga kaibigan, nung mabasa ko ito, na ang wisdom pala ay mas mahigit kaysa kayamanan, ang katalinuhan ay mas mahigit pa sa lahat ng mga kayamanan dito sa buong mundo at hindi may kukumpared ang lahat ng bagay, doon ako naniwala. Kapag may binigay ng Diyos sa iyo na wisdom, kung paanong ikaw ay paunlarin, kung paanong ikaw ay pagbigyan at suportahan ng iyong pangailangan, mangyayari at mangyayari. Ganyan ang nangyari sa akin. Noong si Haring Solomon, mahal ko mga kaibigan, ay tinanong ng Diyos, ano ang gusto mo na ibibigay ko sa iyo? Ano ang sabi ni Haring Solomon? Wisdom. Ibigay mo sa akin ang wisdom. At ibinigay nga kay Haring Solomon ang wisdom at siya ang naging napakatalinong hari sa buong salimutan na kahit huni ng ibon ay nalalaman o na-interpret niya kung ano ang kahulugan nun. Mahal kong kaibigan, ito na ang panahon para magtiwalang lubos tayo sa ating Diyos. God will supply all your needs. Ganito sa verse 20, ganito ang sinabi ni Apostol Pablo. Now unto God, unto our Father, be glory forever and ever. Ganon din ang sinasabi ko ngayon. To my God in heaven, glory, glory forever and ever. Mahal kong kaibigan, kung hindi mo pa kilala ang ating Panginoon at hindi po nalalaman na ang Diyos ay nagsusupply ng iyong pangailangan, ngayon na ang panahon para kilalanin mo siya, tanggapin mo siya bilang iyong personal tagapaglitas at makikita mo kung ano ang gagawin ng Panginoon Diyos sa iyong buhay. Purihin ang Diyos, natupad ang pangako ko, at natupad ang pangako niya sa aking buhay.
tutuparin din ng Diyos ang pangako niya sa iyong buhay, kaibigan. Basta magkaroon ka ng relasyon sa Kanya at maging tapat sa Kanya, mahal kong mga kaibigan. Alam niyo, mahal kong mga kaibigan, kinakailangan nating maging tapat. Kailangan ng Diyos ding masumpungan kang tapat bilang katiwala niya. Hindi pwedeng hindi ikaw tapat. Walang magtitiwala sa isang taong hindi tapat. Ako naghahanap din ng tapat na katiwala. Ang Diyos naghahanap din ng tapat na katiwala. At kung masumpungan ka na tapat na katiwala, pagyayamanin ang iyong karunungan. Ipagkakaloob ang iyong mga kailangan. Ang sabi nga sa Bible, dahil naging tapat ka sa kakaunti, pamamanahin ka ng marami. Tama po ba? Ang sabi nga, dahil sa tapat ka sa kakaunti, ang sabi ng Biblia, pamamanahin kita na mas marami. So, hindi ako magtataka kung ako ay magkaroon ng ganitong lugar na kinalalagyan ko ngayon. Dahil alam kong naging tapat ako sa Diyos. Alam kong naglingkod ako sa Kanya ng lubusan. Kaya alam kong ito ay regalo ng Panginoon. Life is not about things, but life is about learning how to love God and our fellow men. Ulitin ko po, mahal kong mga kaibigan. Life is not about things, kayamanan, pira, salapi, ginto at pilak, but it's all about learning how to love God and our fellow men. Kapag natutunan natin ito, matatamo natin ang tagumpay. So, matapos pagpalain ng Panginoon ang isang tao, kailangan din niyang suklian ito ng paglilingkod sa kapwa. I-share niya yung mga pagpapala na natanggap. Kaya ngayon, mahal kong mga kaibigan, itong pagpapalang ibinigay sa amin dito ng Panginoon sa lugar na ito, amin pong ibinabahagi ito. Magpapatayo kami dito ng isang church na kung saan ay dito pupurihin at sasambahin ng Panginoon dito sa bundok na ito. Parang tinatawag sa Bible na Mount of Olive or Bethel. Mahal kong kaibigan, nawa sa tulong ng Panginoon, ganoon din po ang mangyari sa inyo. Remain faithful and be a good steward. God will provide you wisdom and God will supply all your needs. Ganito ang pagkasabi ni Apostol Pablo, Philippians 4:14. Philippians 4:14. Gayunman ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y makiramay sa aking kapigitan. Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami ng sagana sa inyo. Alam niyo, mahal kong mga kaibigan, napakabuti ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, salamat sa inyo mga taga-Pilipos, sapagkat sinuplayan ninyo ang aking pangilan. Ginamit kayo ng ating mahal na Panginoon sa gitna ng aking kagipitan. Hindi naman sa ako'y naghahanap ika ng inyong kaloob. Hindi ako sa nag-i-expect na bibigyan ninyo ako. Subalit alam ko ito'y bunga ng pagsagana ninyo. Bunga ito ng inyong pagtanggap ng maraming pagpapala sa Panginoon at ito'y ibinabahagi naman ninyo sa akin. Ganyan po ang sikreto ng buhay. Pag kayo'y may mga pagpapalang tinanggap sa Panginoon, tulungan ninyo ang mga mahirap. Tulungan ninyo ang pangailangan ng ministry. Alam niyo, ako'y natutuwa sapagkat dahil sa aking pag-upload ng mga bidyong ito, may nagpadala po sa akin ng tulong sa ministry. At ito ay aking inipon at ipapatayo po ng church. Sana po kayo po ay patuloy din na sumuporta sa ministry at sumuporta sa mga mahihirap sapagkat ito po ay kalooban ng Panginoon. Life is not all about things, but it's all about learning how to love and to support the ministry of God. Mahal kong mga kaibigan, nais kong tapusin ang ating pag-aaral ngayong umaga. Gusto kong balikan lamang ang Philippians chapter 2 verse 4 and 5. Ganito ang pagkasabi, don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. You must have the same attitude that Jesus Christ had. Ulitin ko po bago ako magtapos. Philippians chapter 2, 4 to 5. Don't look out only for your own interest. Huwag yung sarili mo lamang na interest. But take an interest in others too. Yung interest din na iba, yung tulungan natin siya. But take an interest in others too. You must have the same attitude that Jesus Christ had. Magkaroon tayo ng the same na attitude ng ating mahal na Panginoon na kahit ang kanyang sarili ay hindi ipinagkait, ibinigay pa rin sa mga tao para tubusin tayo. Namatay siya, hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi dahil sa ating pagkukulang at kasalanan, para lang matubos tayo, maalis tayo sa kamay
ni Satanas. Kaibigan, ang naway ang mensaheng ito ay nagbigay sa iyo ng lakas loob na kilalanin mong lubusan ang ating Panginoon at pag-aralan mo ang plano ng Diyos at ang kalooban ng Panginoon sa iyo at mamuhay ka na naglilingkod, nagtatapat habang naghihintay sa ating mahal na Panginoon. Nawa, ang pagpapala ng Diyos, pakikisama ng Banal na Espiritu at pagmamahal ng Panginoon ay mapasa iyo. God bless you. Bye-bye. See you again next time.